Ah, okay. Tapos bumaligtad. By the way, gusto ko lang i-clarify sa lahat ng mga viewers natin na ito pong mga predictions na to ay bago pa yung araw na mangyari. So, hindi siya base sa draft. Just to yes, make... po, opo. Iba po yan. Wala po kaming hidden na balota dito sa aming, sa ilalim. But just makita na natin again, ito na ang mga heroes para sa ating dalawang teams. Sino nga ba makakauna para sa ating upper bracket semifinals? This is Blacklist International versus RSG Slate Philippines. Mm-hmm. Pero ngayon, kung titingnan natin yung matchup, Nats and itong si Edward, ito yung classic na ngayon eh. Kumbaga dati kung merong Esmeralda, merong Esmeralda and Uranus, ngayon merong Joy at Arlon na lumulutang. Tama. Pero maganda na ginagawa ni Yue dito ah. At least pinaparamdam na niya kahit papano kailangan mag-ingat ni Arlon at wag siya ni Nats rather at wag mag-extend. So ito yung rotation na ginawa ng Blacklist laban sa Bren para ma-make sure nila na magkaroon ng level 4 si Omay Venus. Typically, mag-switch ka kapag 2 minutes na. Pero ginagawa nila, first wave doon sa XP, binibigyan agad ng XP yung post 4 para naman mas maaga siyang aalis sa lane. May iwan yung roamer, which is si Omay Venus doon sa may gitna para magkaroon sila ng 4 na level 4 heroes. Talagang binibilisan ng Blacklist International ang kanilang pag-rotate para meron na agad na mga ultimates ang kanilang mga players pagdating doon sa may third objective para bottom lane. May heavy spin and wise, medyo malalim din. Level 4 na siya dito habang si Yue. Eh, dumadamba din. Masyadong matapang ang Blacklist ngayon, ha? Oo, parang nakikita natin. Kasi from the other days, sa tempo muna, parang magpa-farm muna yung mga players natin. Pero iba agad, pinapakita. Oops, puncture play. Edward, humahabol din. And normal hits. Oh, my Venus! Ang makakakuha ng first blood. Grabe din, sigaw na mga kasama natin dito. First blood pa lang, pero parang pagkapanalo na agad yung naririnig natin. But yeah, for RSG, it is a way sana na kumuha ng kumuha ng jungle si Ira doon sa other side. So makikita natin, Blacklist International, ready din sila doon sa ginagawa ng RSG. At makikita natin na nakaspawn na ang ating turtle objective. Si Nats, actually, ang mauuna doon sa pwesto. Sasabihin ko sana yung si Wise, gumamit siya ng heavy spin ng 1 minute and 30 seconds sa bottom lane, which means na wala siya ng heavy spin pagdating ng first turtle. Pero dahil nakuha nila yung kill kay Irad, biglang non-factor na yun. In fact, Wise is almost level 5. Habang si Irad din ay magle-level 5 dito. So, sabay ang bigkas pa rin. Oops, flickery na gamit na ni Nats. Very crucial ito. Habang si Edward naman, Vengeance ay mapapop. River Manipulation. May sagot din dyan si Exhort and Irad ang makakakuha ng unang turtle ng ating game. Nagkalabanan ng mga piano tiles sa ang ating mga players. At sa panahon na yun, RSG ang makakakuha ng turtle. Pero hindi pa tapos ang ating laban. Final slash, Edward 1v1 sa isa. Oh, malim si Nats! And Edward! Woo! What was that? Netmai ang ating mga players. Pangalawang beses na yun na may kamuntikang may mamatay doon na sa may ilalim ng tore. Talagang gusto mong, nakikita mo na nagigigil sila sa isa't isa. Even dito sa may buff ay nagkakasilipan na rin. Oops, Irad. And Yue, nakita niya. Ito na naman yung mga puncture play. Mababasa 20% yung buhay ni Omay V. Pero nandito na yung rescue. Edward, magpapasayaw na. And Nats, okay, kinaltokan muli. And final slash, okay. Atrasan muna, okay. Ceasefire. Edward, surviving dun sa may top lane dun sa potential kill mula dun kay Nats, knowing na merong extra 15% damage reduction kasi sa XP lane pag may outer third energy shields. Oh, bottom lane. Nanganganib dito, napilitan gamitin yung cold altar. Light ay mamatay! Yung makakuha ng kill habang si Exhort naman ngayon, mapipilitan mag-flicker, naplatuhan nila doon sa ibabang tore. And Emma ninahabol ni Omay Beam, may flicker din siya. Andun yung go away. Pero sino nga ba ang makakatakas dito? Okay, nakasurvive si Owl. Tuloy-tuloy pa rin si Yue with a sliver of HP. Pero nandiyan si Irad, ha? Let's see kung ano ang gagawin. Naramdaman ni Yue. Pattern execution. And Irad. Wow! Alam ni Yue. Oh my, Venus able to defend bottom lane. Na-clear out niya yun. Makakabalik si Owl. All is good para sa Blacklist International. At yung mga aggression na ginagawa ng RSG, syempre nakakuha sila ng third platings, pero hindi enough yon.
lamang pa rin ang Black. Kailangan mo na ngayon ng RSG na huminga dito sa ating laban kasi kita natin talaga nga nagsasagutan sila para sa ating laro. At every time na may nangyayari, automatic, pagkatapos mong isa, meron na naman na parang nag-upgrade na sitwasyon sa ibang pwesto. Pero ito na naman ang ating inaabangan dahil meron na naman na turtle na pwede pag-agawan ng ating mga team. Sinaps ulit ang pwesto doon pero nandito rin naman ang Blacklist International. Masyado at ang malalim sinat dito. Nandun yung heavy spin na may idea na naman ng RSG na wala nang heavy spin na gagamitin. Nandun yung final slash. Iranda ay papasok na rin. Pop yung vengeance pero mauuna na si Nats na mamatay. Iran ay buhay pa rin. Edward mapipilita mag-TP out. Pero sa kabilang panig naman, yung buong RCC ay lumalaban din sa bandang ibaba. Andun si Oh My Venus mapipilitan mag-cold offer at si Light ay mamamatay din. Napakaganda. 504 Blacklist. May kita natin. Uy, ang galing ng DNA. Ito na makukuha. Pinahabol si Iran dito. Nandun yung Thorn Rose. Walang sunog, napagpag ng bahagya, and Edward ay makakasurvive. Nakakuha ng importanteng objective yung Blacklist with that second turtle. Tapos, dun sa may top lane, makikita natin na tinipit talaga ni Edward yung kanyang vengeance dun sa part na magkukomit na si Nats. So, super low ni Nats. Alam natin malakas din na madcap dahil yung isang Arla dahil dun sa tenacity kapag low HP na siya can really match up. But, the fact na merong vengeance na naka-reserve, it's enough. Nats ulit! Wow! Edward! And Nats dito, tatlong beses na siyang namamatay. Talagang parang ang pinupuruhan ngayon ng Blacklist International is the XP lane. Ayaw nila yung, parang ayaw nila yung nangyari kahapon doon sa laban ng Echo at ng RSG kung saan na laging, kung nasaan ba si Nats from time to time na bigla nga nagugulat. Pero teka, sa may bandang ba? Wild charge, inabutan, flicker na gagamitin din. Pero nandun pa siya sa vicinity ng river manipulation. Makakatakas si The Queen. And yung Torre sa baba, maliit na lang yung buhay. Habang dito naman sa itaas, Irad and Edward. Ngayon, okay, so, turret ay mapapabagsak dito ng Blacklist sa ibaba. Kamunti ka na rin yung sa top lane for Blacklist. Kaya nakikita natin na lumalamang ang Blacklist sa ating laban. Ano ba ang kailangan gawin ng RSG para makahabol dito sa kalamangan na to? Well, kailangan nila manalo ng isang teamfight. And fortunately for RSG, yung kanilang composition ay pang-built para dun sa mga teamfights. All they have to do is to initiate together. Huwag na sila magpapitas na mga nakikita natin. If they want to defend yung kanilang mga side lanes, do it safely. Yung tipong mag-clear ka lang tapos out. Yun yung mga pwedeng gawin dito ng RSG. So parang sinasabi mo dito, pag isang team fight lang, isang magandang set lang for RSG, pwedeng yun ang mangyari right para maging pantay ang ating laban. So, ngayon makikita natin nasa bottom lane na si Edward at si Irad ang kanya makikita. Pero tatlong segundo, magkakaroon na rin tayo ulit ng panibagong objective at ang Blacklist International, even RSG ay nakapwesto na rin. Ang magandang ginagawa dito ng RSG, nilalagay nila si Irad doon sa opposite lane ng turtle. Uh-huh. Kasi ang bilis nga naman talaga niyang gumalaw eh. Mabilis siya makakarespond if ever. And may idea ang RSG. Kumbaga, kung pag-stall lang ng turtle or objective ang pag-uusapan, may kalamangan talaga yung kanilang composition. Now, oh my Venus, yung poke dito ni Nats. Hindi tumama yung final slash. Go signal ito para sa Blacklist International. Bitin yung kanilang crowd control. River manipulation naman ang isasagot. Dito ni Yui, may pagsagot din mula kay Exord Wise. With that turtle, si Edward ay pumapasok na nandun yung kanyang ultimate. And Edward ay tatakas na rin. Pero hindi pa pala tapos ito ha. Si Light and oh my Venus, may pokes din nakasama doon. And okay, kakalma na muna. Oh, nakikita natin ngayon na napaka-aggressive ng sir. Oh, sobra talaga. May ultimates pa kasi sila eh. So alam nila. Yeah. All they have to do is to be aggressive. Oy, Nats! Oy, naku na pala. Sobra na naman. Masyadong agresibo. And Edward naman doon sa itaas ay makakakuha ng Torre. Nats, fourth death niya pero nakaiwas with a puncture. Normal hits lang Yue. Aabot nga ba sila? Si Oh My V ay sasalubungin pero makaka-evade. Kaya lang, not for long dahil nandun yung tatlong members ng Blacklist para tapusin yun. By the way, si Irad ay naka-attack build. So hindi siya, wala siyang garden helmet. Kaya kung papansin ninyo, ang tagal masyado ng region niya. Wala rin siya lang ng lifestylean. Tumagal siya, yes. But it wasn't enough. RSG, hindi na sila pwede magpapitas. Same side, different story. Para din kay Ira, doon din na siya nakatakas sa kahapon. Pero iba ang nangyari ngayon. Pero bottom lane! Ako, Nats dito. Parang mauulit yung naganap kanina. Fifth death, ladies and gentlemen, para kay Nats. Grabe ang pinapakita dito ng mga agents.
Parang naka-timing ngayon ang Blacklist International pagdating doon sa mga pwedeng puntahan. Speaking of timings, nakapwesto na rin sila doon na sa may buff na pwede sanang kuhanin ni Irad. Again, Irad is at 0-2-0 at makakasira pa nga ng Torres sa may middle lane ang Blacklist and Edward and Owl. Angat ngayon in terms of damage. Hindi na pwedeng maging gangster yung RSG laban kay Owl. Take note, naka-triple attack speed items ito including yung Demon Hunter Sword. So, kahit sino mula sa RSG, hindi nila kakayanin yung DPS ni Owl. Kailangan talaga ma-stun, ma-hold, magamitan ni Exhort ng kanyang ulti. Until then, hindi nila kakayanin. So, you have to be very careful if you're RSG. Kung gusto mo mag-clear, out agad. Clear mo lang yung minions. Parang hanggang makahabol lang automatically. Kasi makikita natin ngayon, almost 6K gold nila. 6K na nga para sa side ng Blacklist. So RSG, pwede pa nilang pahabain yung laban. Meron silang Melissa dito. By the way, hindi pa namamatay si Emmy, pero yung si Nats! Ito na laban si Nats! Muli ang kanilang punteriya. Naka-target lock talaga ang Blacklist kay Nats. Parang yung mga moments dito ng Blacklist, sa mga panahon hindi mo ina-expect na magkakaroon ng gank or ng kill, automatic dun sila nakakakuha. Pero makikita natin ngayon, again, pwede ito na ang pag-secure ng Blacklist dito sa may Lord objective. Nakikita nila si Irad and the rest of RSG ay pipiliin din na lumapit. Even Eman ay papunta na rin. Wise! Andiyan yung heavy spin. Si Irad talaga ang kanila naging target. Alam nila na mayroong Lord! At wala ang jungler ng RSG Slate Philippines. Ngayon si Edward, electrifying beats at aatras na ang mga Raiders. Ibibigay muna nila sa agents ang unang Lord. Take note, 11-0 para sa ating 11-minute game time at meron wow. Na rin immortality si Oh My Venus ngayon sa ating laro. Talagang nararamdaman ng RSG yung sobrang pressure na meron ng Blacklist International. Nakikita natin na yung Blacklist nananalo sa lahat ng lanes. Oh, parang ang nangyayari ngayon, actually, sa side ng RSG, again, time and time again, binabanggit natin na meron silang chance na baliktarin yung laban. Pero the more na nagkakaroon ng ganks or solo kills, instant kills for Blacklist, mas lumiliit ang kanilang chance as the Lord will march. Dito sa may bottom lane, may another EBIT na naman para kay Wise. Si Irad naman ngayon na magiging target. Okay. Naitawag na, na-call na kagad eh. Okay, agents, palit na tayo. Wala na si, okay, wag na muna si Nats. Una, inex na natin si Irad. 0-4-0 ang KDA dito ni Irad. And yung Lord, mabilis nilang matutunaw. Courtesy of Eman. Pero si Nats ay pumapasok muli. Tori lang ang nagiging focus dito ng Blacklist International. 10K coded. Ladies and gentlemen, Owl. Bumabagsak na unti-unti ang Tori ng RSG. Napakalaking kaalamangan para sa side ng Blacklist and RSG still struggling kung paano makakapag-counter-engage against the Blacklist International. They have the kit, meron silang heroes. Ang problema nga lang is wala pa silang items dito sa ating laro. Speaking of items, ano na ba ang sitwasyon ngayon sa items? Itong risk na ginawa na ng RSG ulit na hindi mag-tancel at hindi na talaga nag-pay off. Tapos sobrang lakas na nitong si Owl. Meron siyang Wind of Nature tapos yung tatlong attack speed items. Then, if you're looking at Edward, na kanina pa nagiging threat para sa side ng RSG, unstoppable din. Sinasabi natin na kailangan may mag-hold dito kay Joy para lang makuha ng kills. But mukhang imposible na nila makuha yon dahil wala naman talaga silang actual na reliable hold. And with Glaive, tapos may Glowing Wand, tsaka meron pang Holy Crystal, sobrang sakit na ng DPS ni Edward. Kaya niyang i-dive na si Eman. Oh, speaking of Glaive, meron na rin si Yui actually dito sa game natin. So, burst on burst para sa side ng Blacklist International. Makikita niyo yung mga pokes against Light. Ako, parang makikita pa nga nila yung bato. Grabe, sinalubong o. And nandun yung slow. Pero Edward, napa-electrifying beats na siya doon sa sequence. 12-0 para sa Blacklist International. Again, sinabi natin, Blacklist International, itong chance nila or para sa ticket at sa MSC, hindi pa nila nakukuha ang titulo for MSC at sa performance nila ngayon, iba ka na pinapakita. But for RSG, na-extend pa nila yung laro, yung kinagandahan doon. The more na tumatagal yung laban, the more makikita natin yung potential ng Melissa sa ating laro. But this almost 14 minutes sa ating game. Yeah, and ngayon, Edward bumabantay na doon sa kampo ng RSG Slate Philippines. Unti-unti nilang inuukupa lahat ng parte ng mapa. Ngayon papasok na itong si Edward na nanganib dito si Exor. Pero tatapusin na siya ni Yue. Go away! Whoa! Pero si Godlike na si Owl. Double kill para sa kanya. May
Speed pa na isasama dito. Hindi run. Triple kill para kay Owl. Ito na yung pagpasok na Golden Boy. And may mga minions dito ang Blacklist International. This might be it. Mamamatay din si Nansen. Game number one goes for the side of the Blacklist International. Isang napakalinis na laro for Blacklist. 7